Okay. Siguro mga 2015. Yun, nag-start po yun as poem. Okay. Kasi hindi ko magsulat na mga random about school. Mm-hmm. Ang panahon ng college days. Tapos, yun. Until one time, parang meron kami yung class sa, nag-aral po kasi ulit sa dinig na music production. Mm. Tapos, meron kami yung parang project na kailangan namin gumawa ng song. So, yung nagsulat, yung ginawa ko siya ng melody, parang nagustuhan ko nung mga classmates ko. Parang sabi niya na yung nila produce. And ano, kasi nga maganda daw po yung parang pang movie daw. Ah, pang movie team song. Pang movie daw. Tapos yun, pinagtulungan namin lahat. I mean, actually, dalawa lang sila. Pinagtulungan namin. Tapos. Ano ang title ng song na Pasensya po. Bakit pasensya? Pasensya po o pasensya lang? Pasensya. Pasensya. Bakit pasensya? Kasi yun yung parang nung iniisip ko po kasi yung title talaga, naisip ko kung pasensya yung gagawin kong title kasi about siya sa naiwan talaga. Tapos nagsusorry, humingi ng sorry yung songwriter. I hope. Humingi ng sorry ako noon kasi yun yung nung nakikita ko na siya clearly, nung sinusulat ko, yun na yung time na parang naisip ko na nandun ako sa lost stage nung mga panahon na yun, nung na-heartbroken. Nangyari na ba sa'yo ang ma-heartbroken? Sa experience ko kasi yung first experience. Ilang beses ka nang na-heartbroken? Mga dalawa. Ano yung pinakamas matindi? Siguro nung college, nung before college. Yung first girlfriend mo, ano? 3-year relationship. Ano yung pinaka-worst na ginawa mo? Siguro yung nga, yung pinangupusan po ng song is about dun kasi sa ano, parang naging long distance na siya. Tapos, parang yung ano niya kasi nun, yung parang side niya is may iwan po siya. Kasi sa Malolos, yung mag-aaral siya ng college. Nung heartbroken ka, ano yung worst na ginawa mo? Naglasing ka ba? Naglaslas ka? Grabe naman. Grabe naman. Grabe. Nag-inom lang. Nag-chill lang. Nakipagkaibigan sa mga... Kasi nung start pa lang kasi ng college namin nun eh. Nakipagkaibigan ka saan? Nakipagkaibigan sa mga... Bading? Nakipagkaibigan sa mga... Sa mga... Dog. Nag-gain naman ng friends. Kasi nung parang introvert kasi ako. Tapos din ko na parang inano na kailangan ko siguro ng ibang tao. Mahirap naman gumamit ng isang tao. Kaya kaibigan ko yun ako. Tapos yung song na to, ano to, ginawa mo itong yung unang heartbroken ka o yung pangalawa na? Una. So matagal na itong song na to? Mga 2015. 2014. Bakit ngayon mo lang siya nirelease? Ayun niya, nagkaroon po kasi kami ng project. Tapos yun yung, kasi meron akong laging daladalang orange notebook. Tapos yun yung matagal ko 2012 pa, like 2011 na nilang gara. Tapos yung nagkaroon kami ng project, yung isang music production na plan na nagsiscan ako, nakita ko yun, yung poem na yun. Tapos ayun, nilagyan ko ng tone. Tapos nagkaroon po nung ayun, pinalagyan ko sa akin. Kasi sabi mo, di ba, sa poem ka, di ba, na-try mo rin ba na sumali sa mga competition ng mga tula? Like, Alangka Award. Alangka, yung award ito sa poem. Hindi po eh. Kasi ano eh, kasi yung, yun nga, yung, parang na-post ko na tayo nun, parang lagi kasi akong takot na mag-share ng thoughts sa ibang tao. Kaya lagi akong may orange note kasi doon sinusulat na lahat ng naiisip. Yun ang improvert ko kasi ako, hindi ako mag-vote. Alam mo yung introvert? Yun ang nakatanong ko. Ano ba? Ano ba? Extrovert. Spell na lang. Introvert. Ayan. But anyway, okay. Saan ka mas nakakahugot ng tula mo kapag malungkot ka o masaya ka? At saan place ka gumagawa ng tula mo? Ayun, sa kwarto lang po. Wala ka sa bahay. Lahat yun ang nagsisama lahat yung mga close ko. Tapos, siguro, nagsiset din sa akin ng mood yung pag, aside from dun sa mga hinuhugot kong ano, for example, happy or malungkot.
nagsiset din siguro yung mood na kung ano yung nangyayari sa paligid. Like, for example, dun sa room ko medyo madilim or ano, parang dun ako na ano, na nagkakaroon ng jive na magsulat pa ng mga... Ikaw ba yung snappy poet na isang gano'n lang kaya gumawa ng tulad? Hindi naman. meron ako mga gano'n po na mga poem na sa isang araw or sa isang gabi. Kasi usually lagyan ako nagsusulat ng mga pag di ako makatulog. Mga natatapos ko sila ng mga within 2 hours or 1 hour. Ikaw ba yung writer na halimbawa, kapag may nakita ka isang bagay, kaya mo gano'n, sinusulat mo agad? Ay, dahil makakalimutan mo na yun, dahil iba mo. Ah, oo. Pag kunwari may naisip na meron, opo, ganun ako. Kahit nga pag naliligo eh. Kunwari, mag-toothbrush lang. Tapos, may naisip akong word sa utak ko. Kukunin ko yung cellphone, tapos na-type. Tapos, yan ako na. Pero hindi mo naman na-experience, Carlo, na nasa gitna ka na, alam mo na, pero nakaisip ko lang doon. Tapos ihihintong classes to lang. Grabe yun ha. Hindi na lang. Hindi naman, di ba? Tsaka hindi ko naman siguro makakaliwan. Siyempre, pag nasa gitna ka noon, doon ka nakafocus, hindi ka na makaisip ng poem. Kaya ano nangyari doon sa Orange Notebook? Bakit nawala siya ng Orange Notebook? Napaka-dramatic sa Orange Notebook. Ay, hindi naman siya nawala. Nandun lang po siya, nakatago lang sa akin. Tapos, yung Orange Notebook na yun, parang yun yung best friend ko kasi. Kaya talaga. Yun yung laging, pag, kung matatanong niyo yung mga, ano, mga pinsan ko, ganyan, mga pamangkin. Lagi yung nasa tabi ng, ano, like, for example, nandun sila, ano sila, magka-crush sila sa room. Makikita na pagkiga nilang gano'n, ay! Gusto yung Orange Notebook. Kung hindi mo lang siya laging binigisin na dun sa limang taon na yun. Hindi po, lagi ko siya, yun yung lagi kong kausap. Doon ka gumagawa ng tula. Doon ka, yun ang ginagawa ko. Asan si Orange? Asan yun yung parang sumbungan ko. Darang mga Orange? Oo. Ano sagot sa'yo ni Orange Notebook? Dala mo siya. Ano lang pinaka... Hindi nga. Ano siya pero sira-sira na po yun. Ano lang pinakamatinding na isumbong mo din sa Orange Notebook? Ayun, siguro, yung mga ano lang, sa mga life decisions. Like for example, kung anong laro. Kasi diba, alam mo naman na yun na before, noong mga panahon na ano, napanahon na sobrang gustong-gusto ko talaga mag-music. Ayaw akong payagan ng parents ko. So, sinubo siya sa mga? Oo, nandun lang. Ayun yung mga nandun yung mga hugot ko noong ako na ngayon. Tapos may mga about sa mga pagbitaw. Kasi nga, pagbitaw parang ano, dun sa dreams. Sa'yo, dun sa dreams. Kasi sa dreams. Dun sa dreams na yun. Yun yung pinaano ko dati. Like yung sa music nga. Kasi before akong mapunta kay nanay, parang nandun na ako sa giving up. Mag-give up na ako dito. Tapos, ayun, dito na natin. So, bukod dun sa dreams na yun, pinagsumbungan mo rin ba yan ng mga kabiguan mo sa mga babae? Opo, yan yung ano, yung sa yung song. Yan yung song na parang dun ko na rin, yung habang tinatapos ko siya, dun ko na realize na sobrang lost pala ako ng mga panahon na yun. Kasi, hindi ko alam gagawin ko. Yung thought na yun, kaya may symbol din po kasi yung ano eh, yung chorus. Kaya parang dreamy yung song. Tapos echo. Kasi parang naisip ko na gusto kong gawin ganun. Kasi parang feel ng mga tao pag narinig nila yung first chorus na parang lulutang sila. Para kasaban nila ako. Parang mararamdaman nila yung times na lutang din ako nung mga panahon. Kaya ganun yung parang naging song. Kalo pagkatapos mo magsubong sa Orange Project, anong nararamdaman mo? Parang gumagaan naman. Tapos, gumagaan siya kasi from time to time po binabalikan ko yung lahat. Meron pa nga ako nun, pag, kasi na-reach ko na yung medyo dulo. May nakatiklop doon. First time kong binigay yung notebook na yun, nagsulat ako. Pero nakalimutan ko na 2011-2012. Nakalagay doon, parang, parang basta this year lang. Pagka ganun ko nakatiklop, tapos pinuklan doon. Nakalagay doon, nag-message pala ako sa sarili ko. Ilang page, ilang pahina ba? Ilang pages ba yung orange? Notebook, parang mga 300-500. Anong message mo sa sarili mo? Ayun, na parang, ano to? Parang nakalagay, natatanda ko na, you're probably... Parang, you're probably in your dreams, or living your dreams right now, or not. But still, I'm still proud of you. Parang nakagano'n. Kalbo. Pero doon sa ano mo, sa lyrics ng song mo, pasensya. Ikaw nakagawa ng problema doon sa first relationship.
na pinagugutan mo ng tulad. Ayun nga po, dun sa pasensya parang naisip ko na meron palang stages pag parang nasa heartbreak ka. Siguro yung time na parang na-realize ko lang na nandun ako sa second stage. Nag-power. Kasi parang yun yung time na nagsiself-blame. Kasi may ganun po atang face talaga lahat na parang sisisihin mo yung sarili mo. Pero once na naka-move on ka na, doon ko rin na-realize na parang hindi pala, talagang hindi lang talaga. Gaano kakatagal mag-move on? Tugan ba ito? Gaano katagal mag-move on na yung isang part? Siguro ano, yun nga, 5 years. Hindi mo ba naisipang isali muna ito bago mo i-release, isali sa mga competition like awit? Humighandog. Kasi text vote sila eh. Oo. Hindi ko po na... Ang text ang nag-ano. Parang ayun lang, na-push lang talaga ako dahil sa mga friends ko kasi parang sabi ko na kailangan mo nabas yan. Kasi nandiyan lang yung kasi yun, kaya siya na... Nabuo. So, sino yung mga naka... Sino yung mga tumuloy? Mga friends ko po. Yung isa sa galing sa school, si Jamico. Tapos, Understar Music siya na yun. Tapos, yung isa naman, si Divino, from a friend din. Tapos, ano naman siya. Mga musician din sila, mga professional. Mga professional musicians. Sila ni Valenci. Sila po yung si Divino. Taga-Uzi Records naman po si... Taga-Vinyl din kasi sila. Anong naging course mo sa Vinyl? Music production. Kailan ka nag-graduate? Nag-graduate na po ako noong 2017. Tapos, nagtuloy po ako ulit ng second course. Sa Vinyl, ganyan. Sa Lasal, iba-iba yung mga course. Nakakaloka, di ba? Ay, samantala sa mga public, MASCOM, ganyan. BSN, ganyan. Oo. BSN, ganyan, no? Carlo, sino mga musical influences? Si mga pang-millennial pero ano pero isa sa mga yung pinakakilala yung classic si Stevie Wonder and tapos si sino ba si Frank Ocean si Bruno Mars ngayon naman sa yung local mga, yung mga ano ngayon sila Rex Orion Lainey sa local po si Gary V po ever since naman po kasi yun yung laging pinapatugtog ng lolo tapos parang na-adapt ko na rin at some point parang sabi ng yung producer ko ibahin mo to kasi kaboses mo siya talaga kasi ang tendency diba parang na-adapt ko na ano. Pero gusto ko lang itandami ko ng tinanong siya pero hindi ko pa naitanong ito ano ang kwento sa loob ng kwento ng pasensya mo ayun nga po yung song na yun is ayun nga, tungkol siya sa pag-move on, kumbaga, pero hindi ma-move on. Parang, nandun, kasi parang siya stage siya ng breakup, na parang, nandun siya sa phase na parang ayaw niya mag-let go. Kasi parang sinasabi niya na, baka ako ngayon nagkulang, kaya maghihintay na lang ako. Oh, hoping. Pero nakita mo pa yung ano na yan, yung babae niya. Oh, nagpaalam naman ako. Hindi, ngayon. Kayo pa rin ba ng girl na yun? Nag-engineering kasi siya. Kaya nung ngayon nakagraduate na siya, parang pwede na niya ulit kita. Oh. Ay! So, mira sa kanya dahil ikaw ang hirap sa sensya eh. Nagkita naman po kami, tapos ano, nagpaalam ako sa kanya. Pinarinig ko sa kanya, siya yung unang nangarinig. Anong reaction? After nung breakup niya, nag-open kanta, nung magkita kayo ulit, how did it happen? At paano ang ano study niyo? Yung ano ito eh, yung before mag-COVID, December. Kasi nung February nung last year, nakita ko nag-story siya. Ang binigay ng mga netizens. Pero hindi siya nag-entertain kasi binibigyan lang daw siya. Choke na. Yung favorite ko rin yung sabi ko, uy, marami akong ganyan, gusto mong bigyan kita. Kasi binigay lang sa kanya isang karaso. Sabi, gusto mong bigyan kita. Tapos bigla akong nagulat, tumayag, pero graduating na kasi siya noon. Tapos parang sabi, buti po kaya ganyan. Tapos ganyan lang. Sabi niya, sige, saan tayo magkita ganyan. Tapos sabi ko, dyan na lang sa school na. Until yun. Binigay mo yung chok na. Binigyan ko siya yung chok na. Ba't maluha-luha? Tapos? Mukhang maka... Mahal mo pa rin siya. Hindi, parang after that. Ngayon nag-uusap. Parang hindi na
nung nag-usap kami na, kasi parang nung time na yun, nung tinatanong ko siya, sabi ko, ako lang ba yung pinayagan mo pagkita niya? Kasi marami siya nang nandiligo sa kanya. Sabi ko, ako lang kung kailangan. Sabi niya, oo, ikaw lang. Sabi ko, ba't ako lang? Ang para sa kanya. Ewan ko, mukhang panty ako sinasabi ko. Yung iba, kasi nakikita ko marami siya sa kanya. Tapos ayun, sabi niya hindi daw siya sumasama sa akin lang. Eh, ba't hindi siya sumibot sa birthday mo? Sino yung nakita namin yung birthday mo? Parang naging friends lang talaga. Kailan birthday mo ba? July 25. Oh, tapos, hindi siya sumipot sa birthday, birthday mo. Hindi ko naman siya din na invite kasi birthday niya is 19. Tapos kasi birthday ko 25, July 19. Possible ba magkabalik ang kanya? Eh, was it? Pero may spark kasi, kasi may kasama ka. May spark pa na nakita kayo. Ano siya eh, sobrang focus kasi siya sa church at saka sa... Siya magmamadre, charot. Hindi, sobrang focus kasi siya sa church at saka sa... Kasi may kapalit na siya. Magkaibigan ba kayo? Hindi, hindi. Parang nagano lang. Parang kunwari, mag-birthday, mag-birthday. If you don't mind, ano name ng girl? O pwede mang pag-usapin? Wag na, wag na. Huwag mong guluhin ang privadong buhay niya. For the second time around. Sabihin mo ba disadvantage na kaboses mo si Gary na lang siya? Sa isang ko sa sinulog ka ganyan. Ayaw ni Boss Miraflor ng ganyan. Siguro na ako flatter po na may kaboses ko si Sir Gary. Pero ako naman po kasi parang hindi ko lang nila alam kung advantage or disadvantage. Pero ayaw ko sana ma-attach sa mga ganun pagdating sa boses kasi parang tinatry ko po yung best ko na maging unique. Kumbaga parang pag magkaroon ka ng sarili mong identity. Pero wala ka namang intention ng tulong dahil. Wala. Kusa lang siyang lumalabas. Gusto, ang gusto ko po sana kasi parang goal ko in terms of sa boses.